Hello guys, what's up? Kamusta? It's your Tito Jamskee back again. At bakit nga ba ako nawala? So hi guys, again, maraming salamat sa panonood ng video natin na to. And you know, nawala tayo sa gaming scene dahil maraming ganap sa ating buhay, no? So January or the first month of this year, I began to be inactive sa live streaming sa Facebook. And nawalan ng updates doon sa ating YouTube page. It's because, you know, I got sick. And definitely it was not COVID. You know, just the ordinary flu na naalala niyo yung nagkaubusan ng paracetamol. Yun. Nakiuso po ako sa trangkaso, and not just me but all the people in this house or in this household. Teka lang. Okay. Life updates and game updates muna tayo habang naglalaro ng Diablo Immortal, no? Yun. Saan na ba tayo? So, yep, I took the time to rest with working from home setup. Advantage sa atin yon. And then beginning of February or Pebrero ng taong ito, I returned to the office, rotational na report sa office, and I got sick again, unfortunately. So I thought that maybe I'm doing something in my lifestyle that's making me sick. So, you know, baka may mali or kailangan na talaga ng pahinga. So, I thought to distance myself from gaming and take lots of sleep, eat good food, and more rest. So, I did. So, with all those happening, nangyari, nagkatamaran sa Mir 4, kalagsagan ng Mir 4 yun. I decided to sell my Mir 4 character for 50,000 pesos. 50,000 pesos. So, and it was purchased. So, if I remember correctly, ang PS nun is. Teka lang. Click muna tayo dito sa Diablo. It was level 87 and with 125,000. PS or power score. And then with the RTO order from the government, or yung return to office mandate na, just like the pre-pandemic days, yun ang gusto nilang mangyari. Normal na. Another adjustment na naman sa ating time management. So, akala ko kasi magre-report kami sa office by last quarter of this year pa. But that changed. So, hindi na kinaya ng oras ko na makapaglaro pa. Kasi nga, travel time, balikan to and from the office. Di sana, nag-stream na lang ako noon. 1 hour yung travel time natin eh. But then, you know, life must go on, like in gaming, it won't stop. It never stops. Nawiwili ako sa Diablo ngayon, guys. And, you know, just reliving the good old days ng mga Diablo games. Medyo kulang yung kaalaman natin dito, so laro-laro ulit. Well, as you know, no, sinubukan ko namang bumalik sa gaming, and I tried Ni No Kuni, yung parang anime style MMORPG. So points ko lang sa Ni No Kuni, no, maganda ang gameplay niya, guys. Maganda talaga, graphics wise pulido siya,
colorful, crisp ang mga color palettes niya, no? So hindi dull sa mata. Interesting ang mga characters, which is unique compared dun sa mga nalaro natin before na games. So engineer ang naging class ko doon nung naglaro ako ng Ni No Kuni, and play to earn din siya, which is yun ngayon yung hanap ng mga MMO players natin, no? Play to earn, para habang naglalaro ka eh nakakapag-earn ka, yung ina-earn mo pwede mong ulit pang gastos sa game yun. O, hindi ako nakapag-gastos doon, guys, nag-free player lang ako doon because tinansya ko lang talaga yung oras ko doon, eh, na makapaglaro nun, at tinry ko lang talagang, or sinubukan ko lang talagang bumalik sa gaming. So pero para sa akin, no, sa side ko, the content or the contents of Ni No Kuni was overwhelming. Parang isang bagsak andun na lahat, eh. So hindi siya pasok sa time management ko. Hindi kasi yung buong dailies niya na isang upuan ko lang. So saka wala naman kasi akong pilot, guys, eh. So pinilit ko siya actually na laruin talaga, but in the end I have to give it up sa time ko para makapagpahinga naman tayo ng maayos. So ang labas ko doon, eh, ang labas ko Introboys. Naging Introboys lang ako doon sa Ni No Kuni. Teka. Oh. Para ibang experience naman, click-click lang dito sa Diablo, 'di ba? So now and now here we go again dito sa Diablo Immortal. So hopefully hindi na tayo maging Introboys dito. Problema lang, wala siyang auto battle, eh, no? So auto battle na function, unlike Ni No Kuni, Black Desert Mobile, Mir 4. Pwede mo lang iwan yung character mo, tapos mag-auto ka lang dyan, dyan na bahala. Yun nga, mano-mano tayo dito. So from time to time, try ko mag-livestream, and I'll try to be, you know, just casual lang dito sa game na to. Siyempre, dati nakapaglaro na rin tayo ng Diablo, eh. Diablo 2. Mga college days ba yun? Basta, hindi na maalala. Halo-halo na sa isip ko. So, marami akong gustong ma-achieve sa game na to, with, of course, some friends na naglalaro din ito. Tingnan natin kung hanggang saan ang progress natin dito sa Diablo Immortal. Kailangan ko nga ng motivation, guys, eh, para maglaro nito. Kasi nabili ko na yung battle pass. Wala nang atrasan to. Nakaskas pa mo. Wala nang atrasan to, guys. Nakabili na ako ng battle pass, eh. Ayun. So anyways, nasa Enigma server kami with the Wolf Nation members. So if you wanna join us, PM is the key. Sama-sama tayo dito sa Warband. Ayun. Tingnan natin. Okay, so wala nang atrasan to sa Diablo. Nakabili na ng battle pass, eh. Alam mo, sabi ko, bilhin ko tong battle pass para, ano, wala nang atrasan to sa Diablo. Tuloy-tuloy na yung laro. So, yun. Eto. Pa-level muna ng pa-level. And then, dinownload ko na rin siya sa phone ko para kahit nasa office ako, pwede akong magsundot laro dun. Yun. So, I think that's it. So, hanggang dito na lang muna, guys, and hopefully makabalik tayo sa gaming scene, live streams, and more updates sa YouTube page natin. Yan, nabubulol na tuloy ako. So hanggang dito na lang muna, guys. Maraming salamat.
sa inyo. I'll see you on my next video, and please don't forget to like our video today. Kakablik lang natin. Baka naman, like dyan. And subscribe sa YouTube natin. Hopefully, magtuloy-tuloy na to. Maraming salamat, and I'll see you soon. Thank you, guys.